Kaway-kaway sa mga mahilig sa matamis jarn, panoorin nyo ito hanggang dulo dahil napaka-easy lang nito gawin. Dalawang sangkap lamang ang ating kailangan at higit sa lahat, pwedeng-pwede itong pagkakitaan. O diba, kikita ka na magkakadiabetic ka pa, Charisse! O diba, magluto na tayo. At ito na nga yung aking mga mani. Bali, wala pa itong balat. Kalahating kilo po ito, pero hindi ko siya ubusin. Mga 1/4 naman po yung gagamitin ko dyan. And then, ito-toast natin yung ating mga mani. Yes po, mga 5 minutes ko po itong hinalo-halo ng paganyan. Kailangan po yung apoy alalay lang para hindi po sila masunog. So, after 5 minutes, maaamoy nyo naman yung amoy ng mani. And then, magiging light brown na yung itsura nila. So, kapag okay na nga, set aside muna natin yan at palamigin. And after nyo naman lumamig, ito na, dito na tayo sa proseso na ito. Kung meron kayong food processor, naku, mapapabilis po yung trabaho nyo. Kaya lang, wala ako nun, kaya dinang ko lang siya sa mano-mano. Pero caring-caring lang naman. So, kayo lang bahala mag-discard kung paano nyo siya madudurog. So, ito na pala sila nung nadurog ko na. Ayan. Yung natirang bobo, itatabi ko lang yon. Magagamit ko pa yun sa susunod na recipe ko. Hindi na kasi kinaya ng power ko, kaya hindi ko na sila nadurog lahat. So, ito na nga, dito na pala tayo sa ating kawali. Naglagi lamang ako dito ng kalahating kilong white sugar, and then ikakaramelize natin ito. Yes po, kailangan ikakaramelize natin yung ating sugar hanggang sa maging ganito na yung itsura nila. Ay. O diba, napakadali lang matunaw ng sugar. So ito na nga yung itsura niya, at nangangamoy caramelized sugar na talaga. So kapag ganito na, ilalagay na natin dito yung ating dinurog na mga mani. O diba, nandito na tayo sa pinaka-exciting part. So once na nalagay natin yung ating mani, pwede natin patayin yung ating apoy. Opo, tapos sa halo-haloy lamang po natin na maayos yan. Hindi kasi pwedeng mapasobra yung pagkakaluto natin dito sa ating sugar para hindi siya pumait. So ito na nga, after natin mamix na maayos, ngayon naman, ilalagay na natin ito sa ating paghulmahan. Meron ako nakaready dito na ano kasi tawag dito? Parchment paper. And then nilagay ko lang siya sa aking tray. Kung wala naman kayong parchment paper, pwedeng-pwede kayong gumamit dito ng tray, and then pupunasan nyo na lang ng oil para hindi siya dumikit. So guys, papaalala ko lang po, dahan-dahan po tayo kapag nilalagay natin ito sa ating paghulmahan kasi super init po niya. Naku, napakasakit po niya kapag napasok kayo, lalo na sa kamay. Naku naman, mapapaaray talaga kayo sa sakit, kaya dahan-dahan lang po. So ito na nga, once na nalagay na natin yan dyan sa ating paghulmahan, ipa-flat lang natin yan, and then after natin ma-flat, haya lang natin ang mga ilang minuto. So, makalipas lamang ang ilang minuto, ganito na yung magiging itsura nila. O, ayan, diba? Napaka-easy niya lang gawin. Take note, diba? Dalawang sangkap lamang ang ating kailangan. So, yung money naman, yung price niyan sa palengke, medyo mura lang naman po. So, sa isang kilo, marami na kayong magagawa. O, diba? Hindi mo na kailangan pang pumunta ng Baguio para lamang makatikim ng peanut brittle. O, diba? Napakasarap nito.